Hello, hello mga kapitbahay! It's another day and welcome to my small kitchen and with my Nanay Lux. At alam niyo na, oras na naman ng pagluluto. So eto, naghiwa na ako ng bawang at saka sibuyas. And magigisa lang ako ng giniling. So ito yung giniling ko, papakita ko sa inyo. Ayan, with NMIS yan. So doon ko lang yung binibili sa aking Sarisuki app. Ayan, kung gusto niyo, lalagay ko na lang sa comment ang link. So magigisa lang ako ng giniling. Matagal ko na itong nasi-share na bumibili ako ng half kilo ng giniling. Tapos, iluluto ko na siyang lahat. And then, at saka ko siya paghahati-hatiin. Kaya every time na kailangan ko ng pansahog, ayan, giniling na lang ginagamit ko. Kasi mas madali itong lutuin. Tapos, mas malasa, mas gusto ko yung giniling pansahog. At dito sa video na to, ayan, kinumpile ko lahat ng niluto ko gamit ang ating giniling na ginisa. Atin, pero ayan, si comment for the link ng itong aking cover lid rock. So, alam niyo na, order na din kayo. So, sibuyas pa lang yan, o diba? Sibuyas pa lang, matagal na. Ay, hindi na ako kasi maapoy kasi gusto ko talagang palabasin yung aroma ng sibuyas. Nakita niyo naman, ang dami ko nilagay na sibuyas. So, after nyan, ayan, ilalagay na natin itong giniling na binili ko. So, kayo ba, hinugasan niyo ba yung giniling? Kasi nakita ko, hinugasan niyo talaga yung giniling eh. Hindi ko naman nakalakihan na hinuhugasan yung giniling. Pero okay naman, basta alam niyo naman na sariwa yung bibili yung fork. And ayun, gaya nito, okay naman kasi may NMIS permit naman to. May tatak ng NMIS. Kaya safe naman siya. Well anyway, ayan, tinitimplahan ko lang yung aking giniling. Wala siya ng oyster sauce. Just enough lang sa, hindi naman ganun karami, pero tama lang. Saktong lasa lang. Tapos, naglalagay din ako ng suka. Ito kasi yung suka. Bukod sa, syempre, hindi siya ganun papanis, is sa akin, mahilig talaga ako maglagay ng suka eh. Piling ko mas lumalabas yung lasa ng karne pag nilalagyan ng suka. So ayan, lagyan na natin ng tubig para maluto yung ating giniling. So hayaan natin dito hanggang matuyo yung water. Nakikita nyo na, manti-mantika na lang niya yan. Ayan. Pwedeng-pwede na ito. Alam mo, ang bango-bango niya na siya. So, kukuha muna tayo ng para sa ating igigisang toge. Ayan, magsiseparate na ako. Tapos, itong natira, ayan, nilagay ko lang sa isang malaking container. Pero ito, hahati-hatiin ko yan. Palalamigin, and then lalagay natin sa freezer later. Ayan, puno na, may natira pa. So, isahang, ano pa rin to? Isahang pangsahog pa rin to. So, para medyo magaan yung buhay nating nanay, di ba? Kailangan talaga may discarded din tayo. Hindi totoo na pag nasa bahay lang, ay masarap ang buhay. The usual na sinasabi nila. Dahil hindi daw nagtatrabaho. And what you think? Wala akong pinaliligan. Pero, you know, yung mentality ng iba. So, ito na. Ituloy na natin yung ating ginagawa. Medyo malamig na yan. And now, lalagay ko na siya sa freezer. O, wala nang laman yung freezer namin. Mga pambao nila sa work. So wala na, kasi isa lang estudyante ko, minsan nagbabaon, minsan hindi. Pero ang talagang lagi nagbabaon, yung aking dalawang nag-o-opisina. So ayan, meron pa akong bangus. Ayan, sarisuki. Puro mga sa sarisuki. At ito, try nyo rin to. Ayan, crispy bangus. Masarap din yan. Siyempre sa sarisuki pa rin yan. Dun, order lang kayo dun sa aking app. Kaya order na kayo ng mga paninda ko para naman makatulong kayo sa isang nanay na hindi nagtatrabaho pero gustong kumita. At walang ganon. Siyempre, pinagtatrabuho pa rin natin yung ginagawa natin. At kaya sa mga nag-click at umorder sa aking link, maraming salamat. God bless you double. So, eto na nga. Nag-isa ako ng toge. And, of course, ang sahog natin, yung ating giniling na nilito. So, iniguwasan ko lang siyang maigi. Tapos, syempre, sa pag-igisa, alam niyo na, bawang sibuyas, kamatis, at saka, ayan, yung ating giniling. Tapos, nilagay ko na yung toge, tsaka yung pechay. Sinamahan ko siya ng pechay. Pwede rin ninyong samahan ng ibang gulay. Pwede rin yung chapsuy na naka-slice na. Ayun, pwede rin yung ilagay nyo. So, sa murang halaga, meron na tayong ulam na masarap. And next naman, dito sa may talong. So, ginisa ko lang yung talong. Gamit naman ulit ang ating giniling. So, bawang sibuyas lang ang aking ginamit. And then, ang ating giniling. So, ito, another portion. Ang kainaman kasi nito, hindi ka na matatagalan mag-isa. Diba pagka naluto ng bawang sibuyas, lagay mo yung giniling. Then, after nun, pwede mo na ilagay agad yung gulay na gusto mong isama. O ito, talong naman. Igisa lang natin yung talong. Lagay natin ng konting tubig. Pagka nagisa na siya, and then,
dadagdagin natin ang pampalasa, yung oyster sauce. Konti lang naman ng oyster sauce kasi na may timpla na rin yung ating giniling. And since nagdagdag tayo ng tubig, syempre kailangan din natin magdagdag ng pampalasa. At para may kakaiba at maging yayamanin ng lasa ng ating talong na ginisa, ay lagyan natin ng konting sesame oil. O, di ba? So, ganoon na. Pwede na ulit tayong kumain. And then next naman, eto ang ginagawa ko para makita nyo kung paano ko siya pinoportion-portion. Yan, tinidor lang. So, hindi ko naman kailangan ito out lahat. Basta, yan lang. Ganyan ang pagkuha ko. So, nakadalawang klase ng luto na tayo. At ito yung pangatlo. So, magigisa naman tayo ng sayote. At saka lalagyan ko lang siya ng Chinese cabbage or Baguio pechay. So, may tuturo ako sa inyong tip. Alam ko matagal ko na na-share din to sa ibang video ko. Ayan, para hindi mapunta yung dakta sa kamay nyo. Ganito muna ang gawin nyo sa sayote. Ayan, nakikita nyo ba? Lumalabas yung dakta. Para hindi yan mapunta sa kamay nyo. O, ayan. At saka nyo siya babalatan at hihiwain. So, ayan, nakapag-isa na uli tayo. Bawang sibuyas kamatis. Siyempre, yung ating giniling na pinorson portion uli. So, konting isa-isa na lang yan. And then, after nyan, pwede na uli nating ilagay yung ating hiniwa-hiwang sayote. O, diba? Napakabilis lang. Ayan, haluin. Tapos, sagyan ng konting tubig. Takpan. At saka natin itimplahan ng oyster sauce. So, hanggang lumambot siya. And then, after nyan, oh, ito yung nag-i-tura nyan. Ilalagay na natin yung ating Chinese cabbage or Baguio pechay. Hindi na tayo magdadagdag ng tubig kasi nagtutubig ang Baguio pechay. So, ito na. Tapos na. Meron na ulit tayong masarap at murang ulam. So, ang next naman ay nag-isa rin ako ng ampalaya sa bawang, sibuyas, kamatis at syempre ang ating giniling. So, pang-apat na potahe na ito, ginamitan natin ng giniling. So, ganito rin ba kayo magluto ng ampalaya? Pagkagisa ng mga sangkap, eh, sinusunod na din agad ilagay yung itlog. Ako kasi ganon. Before kasi, huli ko nilalagay yung egg. So, di-scramble ko siya. Tapos pagbuhos ko, minsan nawawala na yung egg. Hindi ko na nakikita kung nasan na. Well, anyway, tapos ito yung ampalaya ko. Binababad ko na rin siya sa asin. So, yun din ba ang ginagawa ninyo bago iluto? So, anyway, and lagyan natin ng konting sabaw para naman may sauce ang ating ampalaya. And then, ang pampalasa ay nagdadagdag lang din ako ng konting oyster sauce. So, eto na. Meron na ulit tayong masustansya, mura at masarap na ulam. Para sa ating huling menu na paglalagyan ng ating giniling. Dahil may natira pa ako doon sa giniling, ayan. Yan na lang yung natira doon sa giniling ko na niluto noong nakaraan. Tapos, lalagyan ko lang siya ng dalawang itlog. So, ganyan lang, kasimple. Hindi na masyadong maraming gagawin. O, yan, magpapainit na ako dito sa antik kong kawali. Lang yung pagpritong gagawin ko. Parang pati lang siya. Ganyan lang. Pati yung dating niya. Yung half kilo ko na giniling. Ang dami kong putahe na napaggamitan. So, gusto ko rin sa inyo ipakita na instead na i-freeze nyo yung buong giniling ng hilaw, much better kung lutuin nyo na, tapos tsaka nyo i-divided by kung saan yung gulay siya isasahog or saan nyo siya gagamitin. Siyempre, mas makakatipid tayo doon, lalo na sa oras. Pero kung gusto nyo mas tipid, huwag na kayo maglagay ng sahog. So, yun lang!